Si Sebastian ay 29 na taong gulang na tricycle driver na may hindi masyadong mapayapang buhay. Maayos ang lahat sa kanyang buhay hanggang sa siya ay maging 24 na taong gulang at namatay ang kanyang ina. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang ina ay may utang na mahigit 300,000 pesos at ang kanyang ina ay pumirma sa isang form kung saan kapag siya ay namatay, ang utang ay papasa sa kanyang nag-iisang anak. Dahil nag-iisang anak si Sebastian, naipasa ang utang sa kanya at sa loob ng 5 taon, naging mahirap ang buhay niya. Noong 24 na taong gulang pa lamang si Sebastian, ang kanyang buhay ay nagbago para sa pinakamasama. Pero ngayong 29 na taong gulang na siya, hindi niya alam na magbabago na naman ang buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa ikabubuti. Kumusta? Tanong sa kanya ng kaibigan niya na napadaan sa kalsada kung saan huminto si Sebastian para magpahinga. Mayaman ang kaibigan ni Sebastian. Huminto ang kaibigan niya sa tapat ng kanyang tricycle, sakay ng kanyang pulang kotse. Okay lang naman pre. Kinakain pa rin ng utang ang buhay ko, pero bukod doon, ayos lang naman ako. Sabi ni Sebastian at tinawanan siya ng kanyang kaibigan. Sigurado akong malulutas mo rin to sa lalong madaling panahon. Alam ko, dahil nararamdaman ko ito. Natawa si Sebastian sa sinabi ng kaibigan. Malay ko ba sa'yo? Ayaw mo maniwala? Hindi na natapos sa pagsasalita ang kaibigan ni Sebastian dahil bigla itong naputol sa tunog ng kanyang sariling tiyan. Tama nga pala, nakalimutan ko kumain kaninang umaga. Reklamo sa sarili ng kaibigan ni Sebastian, pero tumalikod ito para harapin si Sebastian. Uy, Sebastian, kain muna tayo, ako daya. May bago ditong karinder yung malapit at gusto kong subukan ito. At iyong kumain ng mag-isa ko, kaya sumama ka sa akin. Akong magbabayad. Umikot ang mata ni Sebastian, pero sumakay agad siya sa kanyang tricycle. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng pagkain? Sinundan ni Sebastian ang kaibigan hanggang sa makarating sila sa harap ng isang karinderya. Pagdating nila doon, ay nabigla si Sebastian sa kanyang nakita. Hindi dahil sa karinderya, kundi dahil sa batang nakaupo sa harap ng karinderya na naglalahad ng kamay at humihingi ng pera sa mga taong napapadaan. Ang sabi sa akin, ang batang iyan ay nandito daw mula nung 2 araw nang nakalipas. Sabi ng kaibigan ni Sebastian habang inaakbayan siya. Seryoso? Asan kaya mga magulang niya? Nagtataka si Sebastian sa isip. Naisip niya na kakaiba ang itsura ng bata, parang hindi pulubi at hindi rin homeless ang bata. Kung tutuusin, halos malinis na siya kung hindi mo papansinin ng mga batik ng dumi sa kanyang damit. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tara, kain na tayo. Tumango na lang si Sebastian at sinundan niya ang kanyang kaibigan sa loob ng karinderya. Umorder ang 2 ng kanilang mga pagkain at saka umupo sa table malapit sa bintana. Nagkwentuhan pa sila hanggang sa dumating na ang pagkain at nagsimula na silang kumain. Habang sila ay kumakain at nag-uusap, hindi nila napansin ang bata na papalapit sa kanila at tumayo sa labas ng bintana. Napansin lamang ni Sebastian ang presensya ng bata nang makita niya ang anino nito. Pahingi po. Nauutal na sabi ng bata na nakatingin sa kanilang mga plato na punong-puno ng mga pagkain at agad na pinaalis ng kaibigan ni Sebastian ang bata. Umalis ka dito, maraming bata. Sa iba ka nalang humingi ng pagkain. Sabi ng kaibigan ni Sebastian habang sinesenya sa ng bata na umalis. Ngunit hindi gumagalaw ang bata habang patuloy na nakatingin sa mga pagkain sa kanilang mga plato. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, umalis ka na. Sabi ng kaibigan ni Sebastian na mukhang nagagalit na. Nainis ang kaibigan ni Sebastian sa bata. Pero naawa si Sebastian dito. Nag-aalala siyang tumingin sa bata bago niya kinuha ang sariling plato at sinubukang ibigay sa bata. Ngunit pinigilan ng kaibigan niya ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo? Huwag na. Hindi natin kailangan bigyan ng pagkain ng mga batang ganito. Sabi ng kaibigan ni Sebastian habang sinusubukang tanggilin ang plato sa mga kamay niya.
ngunit mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang plato. Pakiusap, gutom na ang bata, kailangan niyang kumain. Pagmamakaawa ni Sebastian at kitang-kitang simangot sa mukha ng kanyang kaibigan. Nakalimutan mo ba? Ako ang magbabayad para dito. Pera ko ang gagamitin para bilhin ang mga pagkain to. At dahil ako ang gagastos, pinagbabawalan kita na bigyan ng pagkain ang kasuklam-suklam at gusgusin na batang ito. Ako na ang magbabayad ng pagkain. Kumulo ang dugo ng kaibigan ni Sebastian at bigla niyang hinampas ang kanyang mga kamay sa mesa. Dahil dito, lahat ng tao sa karinderya ay napatingin sa kanila. Bahala ka nga! Pagkatapos ay kinuha ng kaibigan ni Sebastian ang kanyang wallet at inilapag ang pera sa mesa. Itong bayad sa pagkain ko. Bayaran mo ang sayo, bahala ka na dyan. Tumayo ang kaibigan ni Sebastian at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Sebastian habang pinagmamasa ng pag-alis ng kaibigan, ngunit ibinalik niya ang tingin sa bata sa labas ng bintana. Pasok ka dito, dali! Nakangiting sabi ni Sebastian at agad na tumakbo ang bata sa loob ng karinderya at tumayo sa harap ni Sebastian. Hello, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Sebastian. Sinimula ng bata ang pagkalikot sa sarili niyang mga daliri habang nakayuko bago niya muling itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ni Sebastian. Ang pangalan ko ay Savvy. Nagpakilala ang bata. Ngumiti si Sebastian bago niya sinabihan ang bata na umupo sa harapan niya. Umupo ang bata sa katapat na upuan ng mesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang plato ng kaibigan at itinabi ito. Gutom ka, di ba? Anong gusto mong kainin? Kumain ka at pagkatapos dadalhin kita sa police office. Nahiwalay ka ba sa mga magulang mo? Tanong ni Sebastian at saka biglang umiyak ang bata. Opo, hindi ko po alam kung nasan sila. Tulungan niyo po ako. Nandito kami para magbakasyon, pero naligaw ako. Hindi ko mahanap yung mga magulang ko. Walang handang tumulong sa akin. 2 araw na po akong nanatili sa harap ng karinderya. Nakakakain ako kahit papano dahil binibigyan ako ng may-ari ng karinderya ng mga tirang pagkain. At doon ako natutulog sa bench doon. Inamin ng bata habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Naawa si Sebastian sa bata kaya tinulak niya ang isang plato na may laman ng pagkain sa bata. Kumain ka na. Dadalhin kita sa police station pagkatapos dito. Napangako ko sa'yo, makakasama mo muli ang iyong mga magulang. Nakangiting sabi ni Sebastian at numiti ang bata saka kumain ng pagkain. Pagkatapos, tulad ng kanyang ipinangako, dinala ni Sebastian ang bata sa police station. Pagkatapos ay tinawagan ng pulis ang mga magulang habang hinihintay sila ni Sebastian habang siya ay nakaupo sa isang upuan. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na rin ang mga magulang. Savior! Sigaw ng isang babaeng nakasuot ng pulang damit at mamahaling alahas habang tumatakbo papunta sa anak na kumakain ng ice cream sa upuan. Mama! Balik na sigaw ng bata, saka tumakbo papunta sa kanyang ina. Magkayakap ang dalawa, habang pareho silang umiiyak. Pagkatapos ay may pumasok na lalaking nakasuot ng mamahaling black suit sa police station at sinusundan siya ng kanyang mga personal na bodyguard. Lumapit ang lalaki sa babaeng nakapulang damit at kay Savvy bago ito lumuhod at niyakap ang babae at ang bata. Sa wakas ay muling nakasama ni Savvy ang kanyang mga magulang at higit na masaya si Sebastian sa kanyang nagawa. Matapos masiguradong ayos na ang lahat, sinubukang umalis ni Sebastian, ngunit pinigilan siya ng isang gwardiya. Matutulungan ba kita? Tanong ni Sebastian. Mr. Leville wants a word with you. Please step outside. Mr. Leville? Sin... Ang ama niyang Master Savior. Naintindihan naman ni Sebastian at lumabas siya para makita ang lalaking nakasuot ng itim na suit na nakaupo sa isang upuan. Nang makitang lumapit sa kanya si Sebastian, ay agad na lumayo ang lalaki at lumuko. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa pagbabalik mo sa anak ko,
2 days ago, nasa park si Xavier kasama ang yaya niya, pero nung umuwi ang yaya niya, sinabi niya sa amin na nawawala si Xavier. Wala kaming nagawa agad dahil sa mga oras na yon, kami ng misis ko ay na-stuck sa airport due to bad weather conditions. Ilang oras pa lang kami nakakarating dito at hahanapin sana namin ang anak namin. Pero buti na lang at nahanap mo siya at dinala sa police station. I can't thank you enough, sabi ng lalaki, saka inilagay ang kamay sa balikat na Sebastian. Kaya nga, gusto kong suklian ang kabutihan mo. Naglabas ng checkbook ang lalaki at saka nagsimulang magsulat dito bago niya pinunit ang papel at ibinigay kay Sebastian. Kinuha naman ito ni Sebastian at nalaki ang mata niya nang makita ang nakasulat doon. Ito ay 800,000 pesos! Habang nakatingin sa papel at pagkatapos ay sa lalaki. Humiti lang sa kanya ang lalaki. Isaalang-alang mo ito bilang isang regalo ng pasasalamat. We truly appreciate what you did and this is the least that we can do. Tinukso nito si Sebastian na tanggapin na lamang ito dahil mababayaran na niya ang kanyang utang, ngunit hindi niya magawa. Salamat, pero hindi ko matatanggap to, sir. Sobra na ito. Sabi ni Sebastian habang sinusubukang ibalik ang cheque sa lalaki. Ngunit pinigilan siya ng lalaki. Hindi. Kukunin mo itong cheque kahit gusto mo o hindi. At saka, hindi naman ito sinasaktan ng bank account ko, kaya gusto kong kunin mo ito. Sabi ng lalaki at tuluyang sumuko si Sebastian sa pagsisikap na ibalik ang cheque. Kung ganun, salamat po. Tunay na makakatulong ito sa akin ng malaki at mababayaran ko na aking mga utang ngayon. Salamat po, sir. Nakangiting sabi ni Sebastian at ngumiti naman ang lalaki. No. Thank you. Sinabi sa akin ng anak ko na pinagtanggol mo siya sa isang tao at binayaran mo ang kanyang pagkain nang sinabi niya sa iyo na siya ay nagugutom. Tunay kang mabait na tao at umaasa akong patuloy na darating sa iyo ang magagandang mga bagay. Natutuwa akong natulungan kita. Napangiti ang lalaki at tumango naman si Sebastian habang patuloy na nakatingin sa cheque na kayang magbago ng kanyang buhay. Well, then once again, I want to thank you for what you did. I wish you well, sabi ng lalaki bago siya pumasok sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa ay sumunod ang babaeng nakasuot ng pulang damit habang si Savi naman ay naglalakad sa tabi ng kanyang ina. Nakita naman ni Savi si Sebastian at kumaway sa kanya. Salamat po, sigaw ni Savi habang iwinawagayway ang kamay. Nakita ng kanyang ina ang kanyang ginagawa at tumingin din kay Sebastian. Ngumiti ang ina ni Savi kay Sebastian bago niya ginalaw ang mga labi para sabihin ang salitang, salamat. Pinagmasdan ni Sebastian ang babaeng nakapula at pumasok si Savi sa loob ng sasakyan bago ito umalis. Nakangiting pinagmamasdan ni Sebastian ang sasakyan. Proud siya sa kanyang ginawa. Muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa cheque sa kanyang kamay at nagdesisyon. Oras na para magbago ang buhay niya. Kinabukasan, pumunta si Sebastian sa bangko at kinuha ang pera. Agad niyang binayaran ang utang na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Pagkatapos, hindi alam ni Sebastian kung anong gagawin sa natitirang pera, kaya sinubukan niyang ipagbuti ang kanyang buhay. Umalis si Sebastian sa inuupahan niya at lumipat sa mas komportabling apartment. Pagkatapos ay bumili siya ng mga gamit para sa kanyang sarili sa mall. Mga grocery, bagong damit, ibang murang accessories at iba pang bagay. Habang siya ay gumagastos, sinigurado niyang hindi siya masyadong gagastos dahil gusto niyang may matira pa siyang pera. Pagkatapos ay nagpa siya si Sebastian na mamuhunan. Nagsimula siya ng kanyang sariling negosyo na naging matagumpay sa paglipas ng mga taon. Dahil sa kinikita niya, nagawa niyang palitan ng kotse ang dati niyang tricycle, pero tinago na niya ang tricycle dahil sa sobrang dami ng memories na dala nito.
dahil sa pagtulong na ginawa niya sa isang batang hindi niya kilala, na anak pala ng isang multi-billionaire. Nagkaroon siya ng pera, pambayad sa utang, at sapat na pera para makapagsimula ng sariling negosyo na naging stepping stone niya tungo sa mas magandang buhay.